Hello guys! Welcome back again dito sa ating munting channel, My Kalumba TV. And kung napadaan ka nga lang po dito sa ating munting channel, please consider subscribing. So nagpapag-giveaway nga po tayo dito ng Gcash money every video and 500 pesos every end of the month. So yan nga po guys, don't forget to subscribe on our YouTube channel para makasali nga po kayo sa ating mga pag-giveaway is mag-comment nga lang po kayo sa ating mga video na ina-upload dito. So proceed na nga po tayo sa ating main topic kung paano nga po ba kumita ng Gcash or cryptocurrency. Hello guys, for today's video, pag-usapan nga po natin ito nga pong service na Trilu kung saan ay pwede nga po tayo magpa-exchange dito ng ating mga Bitcoin, Litecoin into PayPal money and magkaka-interest na nga po ito with a surcharge up to 20% nga po yan. So para nga po pala makapag-exchange dito is kakailanganin nga po natin ng Binance. So yun nga guys, ilalagay nyo nga lang po yung amount dito into Bitcoin or Litecoin and dito nyo nga po makikita yung marireceive ninyo and ang yung PayPal account. Then pwede rin nga po kayong gumamit ng mga coupon. So yan nga guys, para nga po pala makapag-register is i-click nyo nga muna po itong 3 lines and dito guys, tap nyo nga lang po yan. Then pagkatapos nga po na makikita ninyo itong check-in or log-in, just make sure nagagamit nga po kayo ng active email address para nga po makapag-register dito. So yun nga guys, click nyo nga lang po itong register now. Bali ito nga pong pangalawa. Then pagkatapos nga nyan guys, dito na nga po kayo magda-direct. So ilagay nyo nga lang po yung email address, password, and repeat password pagkatapos just click registration and pwede na nga po kayong mag-login. So ngayon guys, is papakita ko naman po sa inyo yung Binance na wallet. So kung meron na nga po kayong mga Binance na wallet guys, pwede nyo na nga pong skip itong part na ito. So sa mga wala pa nga pong Binance, pwede nyo nga po itong ma-install dito nga po sa ating cellphone. So ito nga po pala yung Binance guys. So the easiest service in the Philippines is ito nga pong Binance kung saan pwede rin nga po tayong makapagbili dito ng Bitcoin. Kung saan magpapapalit nga lang po kayo ng inyong mga Bitcoin and Litecoin and magkaka-profit na nga po ito. So ngayon guys, tuturuan ko nga po kayo kung paano nga po ba kumita ng $1 up to $1,000 monthly. Just make sure guys, so sa pagsasell nga lang po yan ng inyong mga crypto. So just make sure guys na meron nga po kayong verified Binance, verified PayPal, and yung verified nga po na bank or yung Gcash nga po ninyo. Oh, by the way guys, Trilu has prepared manual for buying Bitcoin on local Bitcoins and the users can use it. So ito nga po pala yung mga tutorial kung paano nga po ba bumili ng Bitcoin gamit nga po yung local Bitcoins. So take note guys, pwede rin naman po sa ibang mga wallet like yung mas convenient nga po para sa inyo. So I suggest guys yung Binance and yung Coins PH. Pero to guys, sa mga wala nga pong account na yan, pwede rin nga po dito. So ito nga po pala yung mga steps kung paano nga po ba bumili ng Bitcoin. So later on guys, isituturo ko rin nga po sa inyo yung sa kanilang Binance. Yan nga po guys, ito po yung para sa Bitcoin nila na manual. Ngayon, pumunta naman po tayo para nga po sa Litecoin. I suggest guys na yung gamitin nyo nga po dito or yung ipa-exchange ninyo is yung Litecoin dahil mas mababa nga po yung fee. Bali ito guys, tinuturo ko nga po sa inyo yung paraan kung paano nga po ba tayo magkaroon ng cryptocurrency para nga po makapag-upsa na tayo na kumita dito and magpa-exchange para makatanggap na nga po tayo ng income nga po no, with profit na nga po yan. At ito naman po yung kanilang manual or tutorial kung paano nga po ba bumili ng Litecoin or LTC through dito nga po sa kanilang Telegram. So yan nga guys no, ito nga po yung tutorial. Bali ito naman po is yung sa kanilang Binance. So later on guys, ituturo ko nga po sa inyo actual kung paano nga po ba bumili through Litecoin dito nga po sa Binance. So bali dito nyo nga po pala marireceive yung mga pera ninyo once na magpa-exchange nga po kayo. Make sure guys na meron din nga po kayong PayPal. And just take note guys, dapat meron nga po kayong mga transactions dito. Nang sa ganun is hindi nga po ma-hold or ma-ban yung account ninyo kahit yung maliliit na transaction nga lang po. So kung bago ko pa nga lang po dito, just make sure guys na sumubok nga po kayo sa mababang halaga. Dahil kapag biglang malaki nga po na amount yung ilalagay ninyo dito, possible na ma-hold or ma-ban ang inyong mga account sa PayPal.
Also guys, pwede rin nga po dito sa PayMaya. So, pwede nyo nga po siyang i-transfer from PayPal to PayMaya or sa Gcash. So, for me guys, mas profitable nga po dito sa PayMaya or di kaya dito nga po sa Gcash kung ililipat nyo nga po yung mga PayPal money ninyo. So, ngayon guys, pumunta na nga po tayo sa kanilang pinaka-main account dahil nasabi ko na nga po kung ano nga ba yung mga requirements para nga po kumita dito sa Tirlo ng ilang minuto nga lang po and maghihintay na nga lang kayo para magka-profit ang inyong mga pera. So yun nga guys, bali nandito na nga po tayo sa kanilang pinaka-main account. Tulad nga po ng sinabi ko, pwede po tayo magpa-exchange ng ating mga crypto like Bitcoin, Litecoin into PayPal money and magkaka-profit na nga po tayo with a surcharge up to 20%. For example guys, now on a website, makikita nyo nga po na yung rate nga po natin dito is 92.53. Samantalang sa market rate is 79. Ibig sabihin guys, mas malaki nga po yung palitan dito nga po sa Tirlo. So with an extra 13 USD, 12 TC or 15% profit if you sell 1 Litecoin. So dito guys, makikita nyo nga po, mag-log in muna tayo sa ating account. So dito guys, makikita nyo nga po dito, your statistic for this week is 17.5%. Personal rate nga po yan. So kung gusto nga po pala mag-invite guys, is click nyo nga lang po itong 3 lines and dito just click make a trade. So dito nyo nga po pala makikita kung magkano nga ba yung profit na gusto ninyo. So yan nga po guys, no, pwede po kayong maglagay ng coupon na makikita nyo nga po dito sa ating screen. So dito guys is yung kanilang payment ID. Then next guys, pumunta nga po tayo dito sa account details. Bali dito nga guys, makikita nyo nga po na yung earnings all time natin is na sa mga $415.88. So yan nga guys, makikita nyo nga po dito, pwede rin nga po kayong mag-invite. So copy nyo nga lang po yung mga referral link ninyo and pwede nga po kayong kumita up to 20 or 2% nga po pala ng turnover ng na-invite ninyo. So bumalik nga po tayo dito. So yun nga po, no, bali minimum transaction amount is $1 but it's up to them to decide which amount to start with. So yan nga po guys, so I suggest guys na $100 nga po yung pinaka madali nila dito na matransact. So take note guys, pwede nga pong $100 pababa pero mas madali nga po nilang ma-process yung $100 pataas nga po, no, mas faster nga po siya compared sa $100 below and medyo mas malaki nga po yung kanilang profit na kikitain natin. So, para nga po pala mas madali guys, is meron nga po silang manual na pre-provide dito kung paano nga po ba kumita. So nga po, ilalagay ko na rin yung link dito dyan sa ating description box. Pero kung gusto nga po matutunan, panoorin nyo nga lang po itong video natin and mag-proceed na nga po tayo sa ating pinaka main topic kung paano nga po ba mag-transact dito nga po sa Tirlo. So ngayon guys, papakita ko nga po sa inyo yung step by step. Bali itong video na ito is yung aking transaction before. So hindi na nga po ako naka-record ng latest. Pero ito guys, same process pa rin naman po siya. So guys, pumunta nga lang po kayo dito sa inyong Binance. Dahil kailangan nga po natin mag-buy ng USDT. So just click spot, then tap USDT. So kailangan nyo nga po ng USDT para makapag-buy. Then P2P trading. So para makapag-buy nga po ng Litecoin na isa-sell natin. Then dito guys, click nyo nga lang po itong filter. Then next, bank transfer, Union Bank, PayMaya or Philippines. Dito guys, pwede rin nga pong Gcash. So piliin nga lang po natin itong Gcash and Philippines yung region. Then dito nga po, makikita ninyo yung mga possible or yung mga pwede nyo nga pong bilhin dito. So yan nga guys, yung halaga nga po ng isang USDT ngayon is sa mga 54 pesos. Bali ngayon, kailangan nga muna po natin mag-buy. So yan nga guys, make sure na i-estimate nyo nga po yan. Then ngayon, itatry ko nga po yung $100 or nasa mga 5,409 pesos. Bali mamaya guys, papakita ko rin nga po sa inyo kung paano nga po ba kikita dito. So buy nyo nga lang po yan. And dito nga guys, make payment. So kailangan nyo nga lang po mag-send dun sa amount or sa Gcash na pinakita nga po nila and i-paste nga lang po natin dito yung amount na ating isa-send. Then next nga guys, 5,409. So make sure na screenshot nyo nga po ito dahil isa-send nga po natin ito dun sa seller. Then yan nga guys, ito nga po, pwede naman po kayong mag-chat ng seller. Katulad na nga lang po nyan, nirelease na nga po ng seller yung payment. Then dito guys,
Hintayin nyo na nga lang po na mag-reflect ito. Bali dito habang naghihintay, is kailangan nga lang po natin hintayin yung notification kung na-receive na nga po ba talaga. And make sure na i-check na nga po dito. So yan nga guys, na-receive na natin 99.88. So hindi nga po yan consistent yung rate ng USDT. Then dito, tap nyo nga lang po itong USDT. So yun nga po, transfer nyo nga lang po yan papunta nga po sa spot, funding to spot. Then ngayon, makikita ninyo na nandyan na nga po siya. Click nyo nga lang po yung service. Then dito guys, spot ulit. Then convert nyo nga lang po yung USDT to LTC. So yan nga guys, katulad na nga lang po nito. And just click confirm. So conversion successful. Then is pwede na nga po tayo gumamit ng Tirlu. Then dito guys, ito na nga po yung ating LTC amount. So ngayon, pumunta nga lang po kayo sa Tirlu. And first is kailangan nga lang po natin dito mag-trade. So mag-sign in nga lang po kayo. Then just click make a trade. Then dito sa UPay LTC, copy nyo nga lang po yung amount ng LTC ninyo na gusto ninyong isell. So katulad na nga lang po nito sa akin. Then dito nga po sa coupon, ilagay nyo nga lang po Love Tirlu 100. Then ang inyong PayPal email address. So make sure nga po na tama yan and just sell LTC. Then dito guys, exchange information. Then ngayon, ilagay nyo nga lang po yung address. Then next, yung amount. So make sure guys na isalin nyo nga po yung transaction fee. And ilagay nyo nga lang po dito yung code na matatanggap ninyo sa inyong number and email. Bali yung LTC address na yan is yan nga po yung galing sa Tirlu. Then withdrawal history na nga po yan. So ito nga po yung payment ID, copy nyo nga po ito. Then yan nga guys, pagkatapos pumunta nga po pala tayo dun sa transaction. So dito, check payment status, check, para ma-check nyo nga po yung status kung waiting for confirmation or successful na nga po ba. Then yan nga guys, bali ito nga po pala yung chart nila. So nandito na nga po tayo sa ating PayPal at na-receive na nga po natin ito. So makikita ninyo na nahati nga po siya sa tatlo. So yun nga guys, click nyo nga lang po itong show all. Bali na hold nga po pala yung ating balance. So ito guys, ito nga po yung tatlo na natanggap natin. So makikita ninyo na on hold nga po pala yung ating balance dito. So ito na nga po pala yung na-receive natin. Yung available pa nga lang po sa ating PayPal is 1,738.60. Then yung ating 4,245.68 is na-hold nga po yan. Bali yung total nga po natin na-receive is 5,984.28. Ngayon guys, yung papakita ko nga muna po sa inyo na itatransfer natin sa ating GCash is yung available pa nga lang po. Pero yung na-hold is pwede naman po natin yung gawan ng paraan para mas mapabilis nga po yung pag-release sa ating PayPal. In just 1 week, marirelease na nga po siya. So basically guys, nangyayari nga lang po ito para sa mga bagong PayPal. Pero kapag medyo matagal na nga po yung PayPal ninyo at verify, is hindi na nga po ma-hold yung balance ninyo at matatransfer nyo nga po ito lahat dun nga po sa inyong GCash. Then ito na nga po guys, yung total income nga po natin is 575 pesos sa pag-exchange nga lang po ng ating $100. So nasa $10 plus na nga po kagad yung ating income. Then dito guys, in just a few minutes nga lang po yan. So ito nga po yung ating on hold kung makikita nyo nga po dito. At ngayon guys, isita-transfer na nga po natin yan sa ating GCash. Pero bago ang lahat, para nga po mapabilis yung pag-release ng balance ninyo, click nyo nga lang po yan sa on hold na ito. Ito nga pong see what's on hold. So tap nyo nga lang po yan. And pagkatapos guys, magda-direct nga po tayo kung paano mapabilis yung ating pag-release. So click nyo nga lang po yung show all. Then dito, get your money sooner. Then yan nga guys, piliin nyo nga lang po itong service or virtual product and confirm order status. Para within 3 to 7 days is ma-receive nyo nga po yan. And dito guys, ilagay nyo nga lang po kung kailan ninyo na-receive yung balance ninyo. So katulad na nga lang po na to, thanks, we've update your order info. So gawin nyo nga po yan sa lahat ng balance na natatanggap ninyo na naging on hold nga po. Nang sa ganun is ma-receive nyo nga po siya in just 3 to 7 days. So hindi na nga po aabot ng mga 28 days or ilang months. Then dito guys, para nga po ma-transfer, click nyo nga lang po itong check-in, then PayPal. So uunahin nga po natin yung available natin na balance
ito nga pong 1,738.60. Pero take note, 500 plus nga po yung ating profit na hold nga lang po yung iba nating balance. Which is makukuha nyo rin nga po yan sooner. Then dito guys, ganyan nga lang po kadali para nga po kumita dito or may transfer yung ating balance. So, 1,753 pesos. So, yan nga guys, mga transaction is pinaprocess nga po nila yan usually 1 hour up to 24 hours nga po, no? Then dito guys, maghintay nga lang po kayo. So, kung hindi nyo pa rin nga po siya na-receive within 24 hours, pwede nyo nga po silang i-contact sa kanilang customer service. And take note guys, ilang years na rin nga po nagbabayad itong nga pong platform nila. And PayPal can freeze the funds on new fresh wallets for 1 to 21 days. So normal nga lang po yan. But after passing this time, you get 100% of the funds. But if you have a history account with a history of consent wallet, makukuha nyo nga po kagad yung pera ninyo kapag meron nga po kayong mga transaction sa PayPal. Pero kapag bago pa nga lang po kayo, is 1 to 21 days nga po yan. And also guys, take note, if your money is on hold, under no case, do not refund the money kasi mawawala nga lang po yan, no? So yun nga guys, ito nga po pala yung mga frequently asked question nila. So what can I do if PayPal hold my account? So how to use PayPal account carefully? So pumunta nga po tayo dito sa kanilang mga frequently asked question. Bali dito guys, sa bandang ibaba, makikita nyo nga po dyan yung ilan sa mga sagot. So yun nga po, no, how to use PayPal account carefully, ito nga po yung mga kasagutan dyan. Bali ito nga guys, is nagawa na rin nga po natin ito ng video before, ito nga po yung parang steps nila or pattern para hindi nga po kayo ma-hold dito nga po sa PayPal. Ito nga po, no, what can I do if funds were placed on hold? So ito nga lang po yan guys. PayPal can put funds on hold balance if your account is fresh. So ito nga tinuro ko sa inyo kanina. And ito guys, yan nga po yung mga pwede ninyong gawin dito. And next guys, so pinakita ko na rin nga po sa inyo kung paano nga po ba malipat yung ating pera from PayPal into GCash. So pwede rin nga pong PayMaya, no? So you can earn a repeat of this lab every day, buy Bitcoin or Litecoin and sell it to PayPal through the service they do. And pagkatapos nga po niyan, pupunta lang po kayo sa PayPal through the service and pagkatapos pwede nyo na nga po yung i-withdraw. In short case, magsasell nga lang po kayo ng mga Bitcoin ninyo, Litecoin and mapupunta nga po yan sa inyong PayPal and pwede nyo na nga po ito may withdraw through PayMaya or di kaya sa inyong mga GCash o kaya sa inyong bank account. So yan nga lang po yung mga ways para nga po kumita dito. So, napaka-simple nga lang po yan. Or you can just sell your Bitcoin for a good profit nga po. So, tutubo na nga po yung pera ninyo kahit wala po kayong ginagawa, papa-exchange nyo nga lang po yan. Also guys, you need to pay attention to the frequently asked question. So, yan nga guys, ito nga po yung sa video dahil marami nga po mga important and useful information na makikita nyo nga po dito na pwede nga po makatulong sa inyo. And yan nga guys, yung PayPal accounts need to be nga po na maging fully verified. Yan nga po yung sinabi ko sa inyo kanina. So, regarding nga po sa pag-withdraw ng funds guys, to your bank card, with the help of which service you withdraw and which you recommend, I know that also PayMaya is very popular in the Philippines, but you choose yourself nga po kung ano nga ba yung mas convenient and profitable way para nga po sa inyo. So karamihan guys, marami na rin nga pong issue about sa GCash, kaya for now on, I suggest guys sa PayMaya. Pero kung wala pa nga po kayo na experience na problem sa inyong GCash, so mag-go nga lang po kayo sa inyong mga GCash. Also guys, meron din nga po sila ditong VIP Club. So, regarding nga po sa kanilang VIP Club, guys, is maraming nga rin po kayong pwedeng makuha ng mga benefits nga po dito. So, yan nga guys, become a VIP. So, pwede nga po kayong kumita dito per week. So, in order to get an invitation to the VIP Club, you need to make at least $500 turnover nga po yan, which is the amount of orders for the week. So, depending on the turnover per week, you get the following condition. So, kapag gumawa nga po tayo dito ng transaction nga daw po ng $500 in turnover per week, you can get 0.5% nga po yan na additional
rate nga po for the week. So kapag naman po 1,500 in turnover per week, makukuha nyo nga po is plus 1%. For 4,500 is plus 1.5% nga po yan. So your possible extra rate will be added to the current rate on the site. So your VIP rate is active for a week nga po yan. Recalculation takes place on Monday based on the last week's result. If you didn't fill the condition, your personal rate is automatically lowered to that value according to the turnover that you made during the week. So yan nga guys, how it happened to get the VIP extra rate, how to join the VIP club. So becoming a partner and get VIP rate, enter your mail from which you make orders and your turnover amount of transaction for the past week. Terry Lu will check your turnover and give you a personal rate depending on your turnover. So yan nga guys, pwede nga po kayo mag-email sa kanila and si Terry Lu na nga po yung mismong magde-decide kung ilang turnover or percentage yung ibibigay nga po nila sa inyo. So yan nga guys, napakalina nga po nito, and I also highly recommended that you check your email and read the training letters from them. So there is a lot of useful information in them. Learning letters will allow you to be more effective in working with a service. Be sure to check your spam folder. So nag-i-email rin nga po sa atin si Terlo guys. So regarding naman po sa kanilang referral program, pwede nyo nga pong i-share yung mga referral link niyo. So yan nga po no. So yung pinaka nagustuhan ko naman po dito sa Terlo guys is 24/7 is sumasagot nga po sila sa aking mga tanong sa kanilang support nga po no kung meron kayong mga problem dito. And dito guys, regarding nga po sa living in the Philippines, so ito nga po is isang good way para nga po kumita ng extra money or kumita ng good profit. Just make sure guys na meron kayong mga verified account nga po. So yun nga guys, para nga po patuloy pa rin or tuloy-tuloy yung kita ninyo dito nga po sa Terlo. Dahil yan nga po, napakalaking advantage na nga na meron nga pong ganito mga website. But always do your own research pa rin nga po. So ako guys, is 3 years mahigit ko na rin nga pong ginagamit ito nga pong si Terlo. So medyo ingat-ingat nga lang po kayo sa paggamit sa inyong mga PayPal. So take note guys, marami na rin nga po mga nababan or naho-hold dito sa kanilang PayPal. Take note, ito nga pong si Terlo guys is legit naman po siya. Pero yung PayPal is medyo maarte nga po sila regarding nga po sa mga transaction na pumapasok sa atin. Kaya meron nga pong iba naho-hold or nababan nga po no. Also guys, meron din nga po pala sila ditong mga pa-promo code or voucher. So ito nga po yan guys, ilalagay ko nga po yung mga voucher na to dyan nga po sa ating screen. So for example guys, kapag nag-exchange nga po kayo dito ng $100, pwede nyo nga pong gamitan yung coupon na ilalagay nyo nga po dito. For example guys, nag-exchange kayo ng $100, yung ilagay nyo nga po dito na coupon is Love Terlo 100, and madadagdagan nga po ng plus 1% yung order or yung profit nyo nga po. And kapag $200 naman is Love Terlo 200 na coupon, para nga po madagdagan ng additional 2% yung order fulfillment rate nyo. And kapag $335 yung inyong tinrade or pin-exchange dito, is gamitin nyo nga lang po itong coupon na Love Terlo 335 para nga po makakuha kayo ng additional 3% of your order's fulfillment. So yan nga guys, bali ito nga po guys, makikita ninyo naman po na matagal ko na rin nga pong gamit itong si Terlo. Before guys, is wala pa nga po akong main account dito. So dito ako mismo nagpapa-exchange. So yan nga guys, kaya nga po doon sa ating pinaka main account is mababa pa lang yung ating mismong profit na makikita or yung transaction, dahil dito nga po ako mismo nagpapapalit. Pero nung nakapag-register na nga po ako guys dyan, para makita nyo nga po kung magkano na nga ba lahat yung mga napa-exchange nyo dito. So I prefer guys na mag-register nga po kayo dito kesa naman mag-transact ka agad dito nga po sa kanilang website. So yan nga po no, regarding naman po sa aking experience is wala naman po akong naging problema dito nga po sa Terlo. So yan nga guys, hanggang dito na nga lang po.